ulo sa ulo. Ulo sa ulo, mga idolo. Ito na, papakita natin yan. Natidiyan sa atin ang One Expert, mga bossing, ha? Ang head-to-head, sino kaya? Kasi, tingin ko, carry sa carry, pwede. O kaya, mid. Mid, no? Topson versus GPK. Ayun, carry nga. Uy. Ang pinalit. At ang pinalitan, mga idolo, pure against Nightfall. So, ang daming ano, ang dating mag-apports. Ang dating mag-apports. Ngayon mag-aarap na. Okay na, mga bossing. And, dati ba naka-offline dito si Puro, yan, no? Oo, nag-offline siya. So, bumalik na siya sa carry. Yan. Ang sabi niya, wala na, kailangan eh. Tama na. Ang lakas niya naman talaga sa carry. Gulat nga ako, nag-switch siya ng offline. Totoo. Mag-adjust siya nun eh. Teka, sino bang... Dito din siya agad dumiretso, di ba? Sa Metboom? Nung offline siya. Oo, nung nag-offline siya. Dito siya nag-umpisa. So, siguro meron siyang ano nun. Baga, usapan. Kasi, Nightfall, ganun din naman yan eh. Carry din na nag-offline yan eh. Oo, sa, ano? EG. Oo, EG. Ang daming ganun, no? Si Gabi rin, no? Carry to offline talaga. Kasi yung meta nga rin natin. Oo. Parang carry, no? May hawig eh. Tsaka kung iisipin mo ha, kung carry ka, nakakatapat mo naman lagi offlane. So, dapat alam mo din yung gagawin ng offlane, di ba? So, basic lang yun para sa kanila nga. And again, mga pare ko, this is the draft of a best of two series ng Tundra at Betboom. So, Bat Rider agad, mga bossing. Teka lang, shoutout muna natin yung tropa na yun, si Boogie, Brian, Wak, Cabo, Yen, Ai, at Teng. Happy watching. Yun. Sana manalo tayo. Happy watching, mga idolo. And, good luck. Good luck po. Good luck po, mga idola. Okay. So, Boom SD at DK. And then, Tundra naman eh. Yung Bat Rider ni 9 Class. Bat Rider ni 9 Class. Yung Clockwork. Clockwork. So, showing na yung supports dito since, ano naman sila eh. Hero to ni Whitemon. Yes. Hero ni Whitemon. Pero yung Bat Rider, nakita ko dun sa Falcons, ginagawang mid ni Malrin. Ayun na nga. Gusto ko sa Falcons eh. Wala lahat gagamitin. Diba? Walang ano-ano na steady lang yan sa support. Basta okay sa lane. Pwede yan. Laban yan. In general, maganda. Eh, ang Bat Rider, malakas naman yan almost sa karamihan na nasa mid ngayon eh. Oo. Diba? So, laban siya, laban siya dun sa lahat. Okay. So, mga pare, sniper. Aguy-guy. Talaga naman tumatag peak. Sniper. Naka. Ito na nga. Okay. Pinakita agad si Cardo. Ayun na. Cardo ni Topson, no? Si ano, si Barurots. Puro sanlaan na talaga. Pag mga gantong oras na eh, yung idea na magsanla ay nandyan na talaga. Kasi nga, pumapasok na yun eh. Naubos kaninang hapon. So, eto na yung chance. Tulog na si Mama. Lights out na. Lights out. Napakadali na itaas yung mga appliances natin. Pagkabukas na lang, sa kanyo na lang paliwanag. Mag-isip ka na lang ng paliwanag. Pwede na yan. Diba? Malay mo, matubos mo agad. Pure, magpapahinga lang daw yung nung umalis sa bed po. Next day, nag-carry sa Tundra. So nagpahinga naman talaga. As offline. Nagpahinga lang pala. Nagpahinga sa offline, mga boss. Nag-carry na. Ayan. Boss Jesse James. Hello. Shoutout sa'yo sa YouTube. Mga Abu Dhabi, no? Oo. Tropa yan eh. Talagang comment-comment si Idol. Kahit si Eti. Etpit pala. Etpit si Eti. Oo. Desak pa lang. 11 naman eh. Muntik na madulas. Kaya ba 2-0 ng Tundra? Sabi ni John. Kaya. Bossing. Medyo, ano eh. Off the guard yung laro na Eti. Yung bet mo man, Aladdin sa Wisio. Sila yung nag-0-4. Oo, day 1 and day 2. Yes. Diba? So, tignan natin kung meron bang changes and dapat nakapag-ano na sila dito, nakapag-adjust. The B1, B2 caster connection. Basic. Yes. Together with B3. Bo ang B-family. So, Weber and Bengeful. Para dito sa bet boom. Weber so. Carry. Ano sila? Focus sila sa laning dito na. Malakas ito. Weaver plus Benchpool. Kung sakaling maging post 5, si Benchpool dito. Ha? 10 seconds remaining. Teka, nag-o-off lane ba na Benchpool si Miero? Tapos susupport nila yung Weaver. Diba? Pwede yun. Pwede yung mga ganung ano. Kung sakaling... Oo, no? Diba? Kung sakaling maganda. Oo, sa kanilang magiging laning. Pero mga pare, again...
ano po itong laban na to, ha? Game 1 pa lang, best of 2 din to. Alapas kaya yung Luna dito. Magandang Luna game ba to? May SD, may DK, may Weaver, Benchful, no? Pwede. Ay, mahirap to para sa isang Luna. Pero yung ino may comfort heroes nila eh, di ba? Luna plus Sniper. So, tingnan natin. Kasi yung SD kasi hawak na ng bait boom eh. Da, yun nga eh. Kaya iniisip ko kung gusto pa rin nila mag-Luna. Itong Tundra. Oo, no? Pero anong naisip mong alternative kung sakaling hindi man Luna? Morphling. Mahirap rin mag-Faceless Void, no? Kasi may soft na may SD pa. Oh, di talaga. Pass ka dyan. So, Sniper pa yung mid nila. Matik probably, na yan. Probably. So, mahirap. Tingin ko Morphling. Kasama, Morphling. Yun din kasi yung nagiging ano ni Puroy. Naga. Oh, naisip ko kanina, PL eh. PL. Pero pwede na rin yan sa Naga. Ilo din. Tsaka, siguro gusto na lang nila yung sabayan. Si Weaver, kahit papaano. Di naman din siya yung tipo na makakaklear agad ng illusions eh. Diba? Na carry. Kung sakaling maging carry man yan. Nga bro, bakit walang sked ang Aurora ngayon? Kasi po, yung Aurora, dalawang sunod. Naglaro na din naman sila. Two series mga ito. So, wala siya lang schedule ngayon at painga. Yes. And more on other teams naman na maglalaro ngayon. Yung iba kasi hindi pa nakapaglaro. Tulad no Extreme, kahapon lang naglaro yun. Isang beses lang. Diba? GG. Kung ilang games pa lang ang nalalaro nila. So, mga pare, Topson, hindi na umay sa Sniper. Hindi naman talaga, di ba? Siya nga lang yung nakikita nating nagsa-Sniper mid madalas. Okay, kumbaga ginagawang standard hero. Yung Sniper. So, Kotol ang binan dito ng Tundra. And then, Lycan naman. Toby kasi, Lycan ng user rin yan. So, pinuruan, no? Pinuruan si Toby, boss. Medyo, si Toby ang target dito ng bait. Boom, mo. Target, bossing. Pero good shot dito yung Darkseer. Pwede Darkseer. Sa DK rin, sa Illusion. Oh, Clockwork naman kasama niya eh. Pwede. Ah, hindi, kaso Batrider. Ah, hindi, pwedeng mag-switch. Pwede mag-switch eh. Kasi Naga plus Clock, mahina eh. Oo. Batrider, okay din. Ginagamit din naman ni Whiteman yun eh. Ano lang sila, magpapalit lang ng lane. Na lane, sa bagay. Pwede din. Eh, 9 class, ano pa din naman yun, sa kanya pa din resources, eh, no? Oh, grabe yung ban, ha? Ogre? Ano yun? Ah, nakita ata nila yun, kaya, no? Hindi, trippings lang siguro na ban yan. Wala na maisip. Wala maisip? Ogre? Pet bomb, kilala natin na lagi nagbaban ng Sniper, eh. Pero ngayon, binigay, no? Kahit na Tundra yung kalaban, no? Iba naman yun. Nakakagulat naman yun. Gusto ko tuloy panoorin yung English. Yung hindi Sniper picker, binabanan nila. Tapos ngayon. Oo. Yung ano, yung kahapon na tayo, no, ng isang araw. Lagi nilang ban third ba, band, Sniper? Third band Sniper, mga boss. Kumbaga first phase pa lang nakaban na. Ayos ngayon. Pero syempre, alamin natin ano ba yung magiging ganap dito. Kasi, parang walang ano eh. Parang walang, ano ba? Walang source kung bakit ka magbaba ng Ogre last. Oo nga, ewan ko. Baka nakita na ginagamit ni Toby. So, Slarder, ha? Pwede ito, magko-compliment to sa Sniper. Pero Weaver. Na, napakagandang, siyempre sa ano na rin, sa Weaver. Oo. Diba? Yung corrosive, eh. Para may ano sila. Detection ba? Na libre. Hindi. So, dito sa Weaver, pag nag-level 6 na itong Slarder, and then, compliment nga rin dito sa Sniper. Diba? Masakit yan. Oo. So, yung DK dito pwedeng mid na eh. Laban sa Sniper. Oo. Sila offlane na. So, yun na nga. Offlane na. Pwedeng makatulong mang pressure dito sa Naga. Ah. Pero napanood na natin yan eh. Magnus. Naga. Hindi naman masyadong napahirapan eh. Pero ito, SD lang yung kasama. Okay. So, maganda lang dito sa bet. Ang ganda ng pang-save nila, no? Yun nga eh. Kumbaga, Shadow Demon, nandiyan din si Finch. Pero mga pare kayo, kanino ba kayo dito? Kasi kami ni Owa naman, parang nagagandahan kami dun sa drop ng bet boom. Pero nakita na kasi namin kasi yung bet boom eh. Pero naisip mo ba ang naisip ko? Mukhang magkaiba tayo ngayon, B1 ha? Ay, B2. Sino ba yung sayo?
Sa ano dito, tundra. Tundra ka? Oo, tundra ako dito. Tama lang pala. Akala ko. Akala ko mag-ano kayo, mag-bet mo guys. Tundra din kasi ako dito. Mm-hmm. Nagtaka lang ako at teka, baka mag-ganito eh. Baka mag-bet mo si Idol eh. Alangan ako rin sa bet boom yung laruan nila eh. Ayun din. Kumbaga, nagbabase lang kami sa past performance din ng Betboom. And kami, karamihan naman or halos naman din ang games na panood namin for Betboom. Parang ano, ang kalat nila maglaro, no? Oo, yun pa. Tapos kahit may advantage, hindi nila, ano? Hindi nila masulit ba? Hindi nila matapos yung game, even against GG. Pero syempre, mga pare, refresh muna kayo with the Armory's newest collection, yung Refresh Summer Collection natin. Para sama-sama tayong ma-refresh sa mainit na panahon, check out na with the Armory Shopee or mag-message na sa Facebook page nila. Sa naman dyan sa ating Telegram, join our Telegram group. Abangan nyo, marami tayong parapol dyan. Scan our QR code lang or message lang sa ating Quinix page. Basic, mga pare. And eto nga, mga idolo, yung mga WXC points nyo, kung hindi pa kayo nakakahabol or kung hindi kayo nakaabot sa ating wager kanina, mamaya. Mga boss, check nyo yan after yung first 10 kills. Pero yan, nilalagay na ni Direk yung ating Telegram link. Nandiyan po, guys. Click nyo lang yan. Yes, sir. Okay na yan, mga bossing. Pasok na kayo. Doon sila ko yan. Kumukulit yan paminsan, di ba? So, eto. May 5K giveaway yan, di ba? Oo, 5K giveaway. Araw-araw, everyday. Araw-araw sa everyday talaga. So, yun. Okay. Start na po ang ating game. So, the usual smoke ng Betboom, medyo maglalaad muna sila ng onte, tatantyay nila, and then mag-i-smoke. Yeah. After split second lang. Pwede naman eh, no? Kumbaga, para masulit yung duration din ng kanilang sod. Pero uy, good luck of one. Ito na, mainit kaya ito, may beep kaya ito. Ayan ko, diba? Dating huwag kakampiyan. Siyempre eh. Siguro friendly ano lang, friendly banter. Hindi naman siguro ano, no? Mapait ng paghiwalay nila na wala rin namang issue sa... Wala naman, wala naman lumabas. So maganda rin naman yung mga naaraan nilang mga results. Oo, okay naman talaga okay, eh. Yun, no? Kahit nung nag-part si, ano, si Pure. Pero, ang iniisip ko dito ah. Sino ba yung kalaban ni Nineclass? Yung nakainitan niya? Si ano? Kalimutan ko eh. Sa Betboom? Hindi sa Betboom. Yung... Yes, ano, sila Dabay. Ayun, sila Dabay lava. Oo, yung Heroic. Heroic. Mainit. Mainit talaga yun, mga boss. Ito, ewan ko ha, kung ganun pa din si... Ganun pa din yung makikita natin dito. Ayun, si KJ nga daw ng Heroic. Ayun. Oh, no. Ano ko rin talaga si KJ talaga. Trust no, ito si KJ, no? Oo. Oh. Nang Heroic. Yung lalaki po. KJ boy. KJ boy. So, ito mukhang 3-4-1. 3-4-1 in favor of Tundra. Okay. So, let's see what will be the story. Clockwork plus Naga nga ang ginawa nilang lane dito. Mm-hmm. Pero ano lang yan. Good sign naman since Magnus lang yan, tsaka SD. Kaya makapag-farm dyan ni Pure. Though pareha silang melee, pwede silang madali from time to time ng mga Shadow Poison. Pero hindi yung tipong mapupuruhan. Dito naman sa baba, masakit rin naman itong Vengeful Weaver. Pero malambot sila at malas yung healing potential. Yan. Itong Slarder plus Batrider, ha? Oo. Pero grabe yung dinahin sa may mid. Masawa. Oo. Okay din. Pero top. White mo na. Okay. Kung testing lang naman sila dyan. Makati. Goods lang. Itanggal lang yan na, ano, syempre. Yan naman yung bilang post 5 na Clockwork. Yan talaga role mo dyan sa lane. Alay na katawan. Siya talaga yung ano dito. Magiging sponge. Ito si Save naman. Na-block yung small camp. Samantalang si Wagon. Hindi niya na-secure yung ano. Big camp. So may pull. May ito pull for save. Top lane para sa Betboom. Pero ito pa pala yung iniisip ko ha. Pagka naging maganda yung lane dito ng Betboom, possible mastakan agad ni Save si Mero. Oo. Diba? Though DK, yeah, late pa niya makukuha, pero kasi Magnus, kaya naman din eh. Kaya rin. Kaso, ano yung dalawang support sila? Monsta, yung skills din. With Terror, with the Shadow Poison, marami silang pwede ma-stock dito. And then, yung mag-clear naman, Magnus, pwede si Magnus, na. Pwede rin naman si Weaver. Kaso, medyo mabagal lang. Then, matatagal si DK, lang. Pag level 12 pa. So, mismo. Hindi ganun kasulit naman. Pero, okay na, kahit pa paano. Ayaw. Mm-hmm. Betboom game. Bigay mo na, sabi ni Maybelline. O yun,
No nga. Malay mo naman, di ba? Mm-hmm. Makahula. Pero syempre, best of two po ito, mga pare, ha. Inuulit lang namin. Baka po kasi, pag match winner, akala nyo, tas nag-1-1. Di ba? Mahirap po yun. Matatalo kayo dun. Meron po kasi draw sa result. Pero on the top lane, Busowa, si Pure, medyo habante talaga siya. Gawa nga nung di nakapag-pull sa Whitemon. Pero, let's see kung magiging problem ba yun. Hirap kasi pag mga dyan banda na yung lane. Yung skewer ba na threat eh? Yes. Diba? Maiilang talaga. So, JB, saan kayo dito? Tundra kami ni Boss Owa. Pwede niyong kontrahin. Diba? Tundra ba tayo? Oo, tundra kami. Tundra tayo dyan. Siyempre. Iisang ano? Watson, may believe. Iisang napili ni B1 at ni B2. Dito sa bottom lane nga medyo maganda ang buhay dito ng isang weaver. Pero puroy. Puroy. Walang mana naman. Wala so, nang mana. Yung courier ang magiging ally pero oh, nauna yata si Miero. Nauna nga ba so? Naunahan pa. Dito sa healing Lotus. Si White Moon kalungkutan ha. Puroy? Lotus sabay skiller. Ayun na nga. Nabasa. Ni Miero no so. Ang first bet na yan ay hatid sa atin ng 1xBet Max. Pinalaki na 7,800 ang welcome bonus. Basta gamitin nyo lang ating promo code na Kuya Nick All Caps lang. Ayun. Pin na kayo sa Kuya Nick's page, may sasagot agad yan. Yes, sir. Sabi ni Jules, return daw pag 1-1. Meron kasing ano yun? Match winner yun. Isa match winner, yung isa match result. Pag match result talaga, dapat 2-0. 2-0, yan. Kung match winner, yung wala kayo nakikitang X sa gitna, yun nata yung may return. Okay, so kung naka-parlay kayo, tapos nasole, malilis lang yung ano yun. Yung odds. Pure? Dito, medyo nahirapan siya dito. Sa top lane, no? Yun nga lang, though. Again, kaya naman makahabol, di ba? Makahabol yan mamaya. Grabe yung build dito ni Miero, talagang pambakbakan. Gusto niya talagang puruhan, si Puroy. Pero yung cameraman natin, kahapon pa talaga itong pwede pa escape ba yan? Escape ba yan, pare? Pa-escape nga, boss time. Yan. Pang-escape ata eh. Nasa top lang tayo eh. Sa top lang siya nakapokus, no? Oo nga eh. Click mo muna yung mouse, tas escape. Napokus. Nakapokus lang talaga dyan. Oh, tutok na tutok. Hindi, lumilipat-lipat siya kanina eh. Pero... Hindi, ngayon, ano, tutok talaga eh. Ayan na, lumipat okay na ng okay bagya. Okay. Pero dito sa mid lane naman, Topson leading CS a versus bit dito sa GB. Kaya medyo, ano, expected. Iba to, hindi, iba to kasi DK ito eh. Kaya sa sumabay bagay nito, no? Pero Topson yan. Na-out farm. Out-farm niya. Mm. Mm-hmm. Kita naman natin, hindi naman din ganun ka-punish itong si DK given na meron nga siya level 2 ng Dragon Blood. So, mas pinili na nga ni Sniper na i-farm. Pero Toby, patay sa baba mga bossing. Naipis man. Naipis man. Medyo lugi rin talaga dito. Masakit din itong Dragon 3. Oo. Minus armor parehas. Ito. Oo. Yung ano, ang tawag dito, yung swarm plus yun nga nga Wave Terror. Yes. Toby the Balancer. Automatic na yan. Pero okay, yung mga nakaraan laban nila, medyo ano siya. Pero ito kasi yung lane niya, hindi naman ganun kahirap. Pero mahirap siya ng onti. Ayan. Kaso mga pare ha, meron. Nakulong dito ngayon kay Whitemon. Oh. Then again, Whitemon's Battery Assault will deal some damage kay Mero. Pero wala naman. Hindi pa. Man. Hindi pa. Ano, muntik lamang. Isang poison pa siguro. Isang stock. Muntik naman matay. Ito si Puroy. Puroy? Mm-hmm. Buti na lang safe siya. Do, ganun din si Miero. Mm-hmm. Alanganin din naman. Do, that's gonna be a free Lotus. Oo, dalawang beses na nakuha ang Lotus. Itong si Miero, no? Henry na nakatulong sa kanya sa lane, pero... Patay yata. Slime na si rotation. Okay na, mga boss. Ayun, kinalagad. Nasunog. Pero... Yun. Nice rotation. Tiniis eh. Para dito kayo 9 class, no? Pulling for backup nga itong si Pure. Oo. So anyways, that's actually nice. Since yun yung si Naga, napapunish struggle eh. Nag-struggle. Struggle talaga. May pandin sa illusions with the shockwave. Ang iniisip ko dito ngayon, boss, si Slardar, kailangan maging stable yung lane niya. Para itong si Bat, pag nag-stack, kaya niyang kunin agad. For the early dagger. Yung ano naman, diba? Yung creep wave naman dito, okay para kay Slardar. Eh. Nasa tapat lang ng tower niya. Oo. Hindi naman bumaba. Hindi bumababa. Kasi so, sigur talaga ni Nine Crash yan na pwedeng iiwan. Mm-hmm. Hindi depende niyan sa lane.
Ay, pag malalim, syempre, medyo tutulungan niya. Luha mo na. Tulungan niya na ma-balance yung lane dito. So, goods na yan for Slardar. Yung mga ganyan creep wave. Yang. Masaya na siya dyan. Pwede, pwede. Okay. Relax lang. Mm-hmm. So, syempre, mga pare, yun nga pong Tundra. Kung nakikita naman natin, medyo idle sila dito mm-hmm. ngayon. After nung ginawa nila sa taas, nagsastock pa dito si Bat. Mm-hmm. Nag-farm pa yung Naga. Mamaya pa. Waiting pa niyan yung, ano, yung dagger na ito ni Batrider. Mm-hmm. Or even si Slardar, pero tingko di muna mag-dagger na early. Si Slardar? Siguro gusto niya pa yung mga scaling at ito na nga. Yun. Party-party. Na-stock! Dami niyan, boss! So may XP nang makukuha dito ngayon si 9 class. Pati si Top. Sarap po. Sarap yung stock. Yun na nga. So, dapat sa Aster daw na abase kung over o under. Kapag si B1 at B2 Aster, matic over. Ayun na nga. Grabe ha. Hindi. Nabasa. Hindi. Ano lang yun. Na-GG lang kami. Oo. Pero nakaroon yung sa liquid oh. Ah, sa bagay. Okay, sa liquid. Quick-quick lang yun. Quick-quick lang yun. Pero depende rin kasi sa team yan, bossing. Yes, sir. So, tignan-tignan nyo na lang din. GG bet, boom. Mababagal yan usually lumaro. Hoping for comebacks. Mm-hmm. Pero, yun. Ito, basahin nyo na lang din. Dobson. Leading sa network natin. Gawa nga netong big stocks, no? From 9 class. Courtesy of 9 class. Na-boost si Tropa. Mm-hmm. And tignan natin kung si 9 class ba... maaga-aga din yung kanyang magiging item. Usually, lumalamang talaga yung Tundra kapag maganda din buhay nung ano. Oh, pero kahit dito, si Pure dito, struggling talaga. Same goes for farm, eh. Toby. Oh, pero bilang Naga naman, maka-cope up naman yan. Yan. May coping mechanism naman siya. Mm-hmm. Okay. Dota pala to, kala ko mukbang. Kala ko rin. Kala ko rin eh. Pwede so, naman. So, movement na galing sa dalawang support. So, pwedeng maglagay rin sila ng deep wards dito. Eh. Alam naman nila na nag-jungle na si Naga. So, gusto nila magkaroon ng information. Kinami nila yung smoke. Probably mapaganda Papay? Dahil sa ano, makakuha pa sila ng kills. Good disruption. There's the stun. Matutulog ba si Topson? Wala nang pansalba. Kaso, nagkalumot sa lupa. Sabay kumunat pa. Flame break si Toronto Tokyo. Nahirapan pang bigla pumwesto. There's gonna be DK dying. What's happening? Things turned around real quick and that's 3 gone. Nang walang napapatay sa Tundra. What's Dragonland na boss JB? Ano yun? Ang Jonat niyan, no? Ay, network. May Dragonland. Saan ko na? Tapos yung damage nyo. Benchful SD, DK. It's not enough. Naglapag lang siya na, no? Oh, yung Lumot. Yung Lumot. Seeds of Serenity. Seeds of Serenity. Nakatulong, no? Wala. Ang ganda sana eh. Shadow Disruption. May stun. May Blood Grenade pa nga silang binigay. Yan, lahat binigay nila. Lahat no? Binigay! Wala. Sobrang liit lang ng damage sila doon. Yung output nila. Hindi pa ganun sapat. Yun na nga. Shoutout kay Boss Jen Cedric. Ayan, sa Angel City sa Discord. Nag-watch party. Watch party, ha? Sarap ng bonding nila dyan, ha? Oo, ayun. Dota, ano? Ang watch party, syempre, may mga bet yun. Ah, syempre. Syempre. Oo. Tapos chibog pagtapos, no? Okay na yan. Pero, nabigyan rin ng, ano, more staying dito yung both side. No? Diba? So, again, Miero. Kung napapansin naman natin, okay na okay yung laning niya. So, let's expect na dapat maganda yun, lumaban yun. Agad siya. Diba? Siguro pwede siya mag-dagger agad ba? No, so, mag-eco-saber naman. Scaling rin, gusto niya dito. Mismo. Sayo niya nung initiator lang na mamaya ay wala ng item, no? No. Kailangan talaga, lalo yung kalaban nila okay na okay pag scaling. Naga yan and sniper, diba? Oo, kailangan mo rin sumabay dyan at pumalo. Ayun. Hindi mo ng item dyan. So, Topson going for Agonims. Maaga yata yung names niya dyan. No? Oo nga, no? Yaman niya eh. Sobrang yaman niya. Though, yung naga nila, napahirapan, pero... Wala yan, nahabol yung maker. Kumakatch up eh. Ang bilis kumatch up talaga. Yan yung punished, ha? Yan yung punish na naramdaman niya kanina. Oh, may sinasabi si Bokford. Oh. Oh, hindi kami tumatanggi niyan, bossing. Pwede na lang i-PM si Rafael Lopez dyan kung ano lang. Kung gusto niya lang. Walang pilitan, no. Mga idol. Oh. Okay. Kay Boss Bokford dyan. Okay. Dagger for Magnus.
Ano bang kukunin dito after? Ah, okay. Eco Saber na pala. Eco Saber then ayan. Dagger. Yes, sir. Yes naman po. Sino Gucci bang may yan. Ayaw? Hindi ako nakapasting. Hindi tayo nakapasting. So, ito, Tukoy Network. Na eh. Ang lamang ng Tundra dito, ha? Umangat-angat, ano? Well, Naga. Ganda ng farm sniper. Ganda ng buhay. So, Vessel. Magiging item. May nakita ang dagger, ha? Sino? Nine class. Mukhang dagger na. Nine class? Teka lang. Pero good scan. Three. Oh, yung dagger na. Good scan nga dito mula sa ano Radiant Side, ha? Wala, yung nakatunog mga idolo. Nightfall na yan, eh. Shepherds. Pero ito naman, counter smoke dito. Sa side ng bed. Boom! Gata siya nung may susunod. Eh, di bumili ka. Boom! May nung mag-stop! Yan ang mga sounds, di ba? Tama, bait, ano? Shout out, bait. The bait. It's a bait, buddy. So, Weaver. Okay, magda-Dragon Lance din siya dito. Kailangan din naman for later, no? Para kahit papano, makapwesto against this sniper. Ito. Teka, ganda ng pwesto ni Ninecast. No, wait! Napasamang bigla at dumating pong barangay mga tropa. Kaso Topson, reposition. RP will be given. Then again, there's gonna be Whiteman pushing back the enemy team. Miero, though, won't be catching Topson easily. Yun nga lang, okay. Si Nightfall nakahabol na. Kaso si Topson naman, tamang hit lang sa loob nun ng Seeds of Serenity. But then again, double kill, triple kill for GPK. Nicely done by Betboom. Out positioning itong Tundra finally. Lumaban sila nang wala nang Batrider doon. Yes, naipit na sila eh. As a sniper na wala pang pang-escape. Talaga maano siya, maabot dito with this Magnus nga. Napilitan mga idol. Napilit na lang. Yun yung mga tropang pilit. And again, for Betboom, ganda nun. Napunish nila dito yung 9 class na hindi nagamit yung dagger agad-agad. Since kanina, auto-kill sana si Weaver eh. Oh. Diba? Buti yung gumana ng yung sixth sense mga pare. Okay. Ito. Dagger na si GPK ha. Going for Manta. Yan. Alam naman lang yan. Silang DK. Yan yung mga gusto mong item. Oo. Oh. I-spam mo lang yung dragon mo. Yes sir. Pag-shove ka ng lanes and then this 9 class. Nagpa-plano siya sa middle lane pero medyo may save dyan. Teka. Ganda. Ganda kalagkad. Oh, yung nga. Di pa na-hookshot so... Okay. Ano, good try. Good try para dito ay 9 class and white mon. Yo. Punish na sana agad yung dragon dun eh. Pero mga tropa, Naga Siren. Still Naga Siren as we can see. Mukhang palapit naman na yung kanyang manta. Pero sa baba, naku po si Toby na purge. Just doing some Toby things. Yes. He's gone. No. The normal Toby lang yan. Normal Toby lang yan. Normal siya. Out of position, unnecessary deaths. Ayan. Ayan ang ano talaga eh. Signature move ni Toby, no? Ooh. Wala siyang kaingat-ingat. Bakit mag-iingat? Ako si Toby. Shout out sa'yo, Arjun Hona. Yo, hello, pare. Shout out sa'yo dyan, sa YouTube. Ay, umaga na pala. Maganda umaga na. 12 a.m. na pala. Anong pang-save itong Tundra natin, ha? So, pag nagkaroon ng dagger, probably, maano? Pwede. Pwedeng ma-lockdown na itong sa Tundra, no? Pwedeng sa song siguro. Yun lang yung nakikita ko save song. Eh. And then pag nagka-4-stop, itong mga supports ng Tundra. Pwede. Siguro, later, sobrang later pa, Wind Wakers, yung mga ganun. Laking tulong din. Pero Weaver. Ano si Pure, ha? Okay din siya dito. Kaso si Pure, ay, ginago ba? Ano ni Pure dito? Ah. Maghahabang. Nagpa-plano sila ni Bat, eh. Andyan din naman si Whiteman, pero... Wala silang maabutan. Ang ganda si dito, may pusing talaga. Itong side ng Tundra. Teka. Pero the hook shot. The hook shot won't be good. Then again, disruption na. Set upan si tropa. So, kaso, aawit ba? RP binigay na. Pwede ngang kumanta. Kaso, it's too late para kay Pure Sniper. Nahihirapan dito ngayon. And with the shield rune, hindi na siya yung trip dito nitong si Nightfall. Good cogs play mula kay Whitemon. Ito namang si Nightfall, nakapag-timelapse, na dust, natamaan ng assassinate. Whitemon trying to chase down Batrider, try to catch up. Mahuhuli ata si Toronto, Tokyo. Yuppie. So support Toby, no? For Kerry. So good yun. Para sa side ng Batboom, no? Kasi si Naga ang namatay dito. Medyo tumagal nga si SD kasi wala silang masyadong burst. And
Teka, Toby? Medyo makunat siya. Uy, medyo majunat siya. Dito. Sabay si Miero, Pinas lang. Ito nga si Save, naipit. Biglang gumanda para sa tundra. Ano yun? One by one nga itong bet. Boom, the no? Audition? The audition. Audition, mga pa. The, ano, the golden buzzer? Ayun na nga. Ito, 20 seconds ng ating training lasso para iba try to re- another setup na naman. Ayun. Nakuha ni Naga yung song, pero too late. Na RP at nasa setup pa na din siya dito ng bet. Boom. So, Dragonite. Oh, hintay ko nga siya na mag-song agad eh. No? Pero, naka-catch up siya. Siguro okay. Kaka-level up niya lang nun eh. Kaka-click lang. Kaka-13 niya lang nun eh. Wala siyang skill point kanina. So, nung nag-level siya siguro, medyo na-delay. Yes. Bago niya malagyan itong song. Buti na ito nagsinahin class dun. Chuchupuyin siya niyan. Weaver pa rin yan mga idol. Taas din ang kanyang armor reduction. Pero itong maganda sa maging item choice ni 9 class ha. Yung 4 stop. To prevent the saves, di ba? Yan. Ng Shadow Demon and then the swap. Kumbaga, parang mapalayo ba? Iyon. Since low level pa lang naman yung bench pull, at kailangan niya medyo malapit para mapag-swap out. Yes, sir. Sa ampi niya. Laking tulong naman din ng mga extra range niya. Pero teka mga pare, sod mula sa bet. Boom, basawa. Top sod. Ay, gandong target niyan. Sinasabi ko sa iyo, oh. Uli ka, Dodong. Ganda ng ward, ng ganda ng ward. Okay na. Kumasa na lang, pero wait, Ags na, no? Ags na siya, and then may, ano na siya. May granada na. Yeah. Because, grenade nga. Nakabili na siya dito, and then, pure, going for Orchid. First 10 kills, tignan mo. Oh, the crucial. The crucial, mga par. Yung F10K natin dyan, ha? Yes, the crucial nga. Kumantay pa bigla. Pero, mag-smoke dito yung side ng Tundra, ha? Nagdidikit-dikit sila dito sa middle lane. Sino kaya? Nine. Sino kaya mananalo sa mga tropa? Eh timing nila yung Orchid siguro, pwedeng makatulong yan na makapatay agad na sila lalo na dito sa SD. Follow up lang ng Orchid din sa SD, ilasa yung iba. Kasi mga boss, wapakels dito yung ano kayo, no? Yung Tundra, basagin lang nila illusion. Carry naman. Pero tinan natin kung sino ma-attain kita. Uy! Buksan in! Puroy! Puroy! Namatay pa! May swap naman dyan. Kaso lang mga kaibigan, yun nga pong Tundra. Nadadali na ang isang-isang nakukuha dito ngayon ng bet move. That's 3 down. Insta-kill para dito. Medyo din na inaayita yan ha. Pero nice RP. Galing dito kayong Mero. Nice RP. Nakatch na yung Batrider tsaka itong Sinaga Siren. Ano naman. So, 10 kills natin nakuha ng bet move. Congrats dyan sa mga nagwagi. Iyo. First time pong makakaharap ni Pure ang kanyang former team dito po sa Elite League. Yes, dahil po yung bet boom, waiting sila dito sa ating round robin stage where si yung Tundra nanggaling sa Swiss stage. Ang ganda ng pagkakaward dun, no? Sa cliff. Yun pa. Ispatan sila dun. Wala, iba din talaga yung power spike ngayon ng ano eh, ng bet boom. Alam naman natin, that's still DK and Magnus. Wala silang pang save rin talaga. Yun. Kailangan nilang mauna dito kung sakaling gusto nilang lumaban. Oo. Or at least, Sinaga, huwag nilang ipaharapin. Oo. Masyado. Talaga, kasi si Toby medyo malayo sa first 2-1. Ha? Ayan. Okay. Alright. So, for now, Shadow Demon. Paus yata dito si Pure. Di pa nakakantay, no? Paus, pare. Walang boses, mga sir, eh. Heart? Ayan. Nakita niya, eh. Nakita niya. Teka, ang bilis ko mamatay lagi, ah. Hindi pwede to. Kailangan ko ng kunat. Siguro, heart siya. Then, B-fly for the evasion nga dito. So, wagers are open. Game 1 winner dito. Yan. Game 1 winner, mga pare. And, habol na. Mga idolo, though, that's gonna be Radiant taking Tormentor. Makukuha ni Toronto Tokyo. Good din naman since pwedeng bumounce yung ano, magic missile dito at madagdagan yung disable nila. Napakaraming disable dito ng bed bomb. So, tingnan natin kung paano mapag-initiate itong Tundra. Kasi napakasimple lang laro ng hero na itong bed bomb eh. Ayun nga. Mm-hmm. Pasok si DK, unani DK dyan. Tapos RP, swap save. Shadow Demon Disruption na lang yung gagawin. Ang dami nilang paraan sa pati. Pero ito, lasso. Lasso. Uy, wala magsasalba. Hookshot, kumapit. Then again, finally, nakahabol dito si Toronto Tokyo for the swap save. There's gonna be a kill for the side of Tundra. But then again, that's a trade-off. Toby, pumasok mag-isa.
Siyempre, solo-solo siya. Ang tawag dyan, Tumobi na. Baka Tobi na yan. Baka Tobi yan. Ang kulit ka dito, Tobi, no? Pa-out yung kampi niya. Yun nga. Ang off eh. Mm-hmm. Ito na nga, napakahirap maging shaky na nga. Kanina pa. Kailangan nila ng, ano, ng different approach sa fight eh. Yan. Hindi pang pagkalaso, si Whiteman pwedeng ma-check ngayon, ano, backlines. Or ito naman si Tobi. Checkin niyo yung backlines, di ba? Kailangan pumasok din si Tobi at least. Kahit, ano, little bit of disable lang, slittering crush lang, para ma-prevent tumpang ligtas. Kasi yun talagang mangyari. Swap out, disruption, mawawalang bisa itong Lasso. May pinanalo na bang game ang sniper ni Thompson? Oo, pare. Ang dami. Ang dami naman. Mm-hmm. Kung nanonood kayo dito sa ating broadcast, ano pa lang, Swiss stage, okay din naman yan. Ginagamitan pa nga niya ng Bounty Hunter, ng Omni Knight, Faceless Void. Yes. Diba? Nagpapanalo naman yung mga ito. Smoke itong Bed Bomb without DK, ha? Pero umalis rin yung Weaver natin. So, anong gusto nilang ma-achieve dito? Pa-out sila, eh, no? Okay, okay, okay. Para hindi obvious, nag-show muna ito si Weaver din magkoconnect. Kaso. Pero Tundra, magka-addict sila dito, pero yung Bat rin, tsaka Naga magkakalaya. Okay. Ay, Bat, mahuli yata si Bat. Mm-hmm. Teka, teka. Di nakikita nung mismong camera natin, sa map lang ako natingin eh. Yun na nga, Bat Rider checked out. Okay. Before stuff out, pero ang gandang dagger naman nun. Swap in. Mm-hmm. Nine class falling, finally. So, tinanggap na lang yun ng Tundra. Offensive swap naman. Ang nagawa doon, no? Since hindi naman siya, wala naman nakita nag-TP sa middle lane, so pwede na i-commit ni Tokyo yun. Securing the L dito kay 9 class. Ayun. Alright, so Magnus is aiming for that harpoon. Another setup item. Another way para mahuli. Either heroes dito ngayon, ano? Tundra, kahit sino dyan. Mm. Pwede. Ito na. Diba? Kailangan talaga nila ng maraming force shot dito sa side ng Tundra, no? Sa positioning ba? Yan. Paano mapalayo? But daw parang underperforming si Kuis Tobi compared sa other pros. So, sobrang comfort hero lang ni Tobi ko siya nakitang naging ibang tao. Di ba? Wala maging pa ako nakikita yung talagang dominate yung lane, no? Tapos yung nang buong game, hindi siya namamatay. Nang hindi niya gamit, ay nang hindi niya favorite yung hero niya. Ano ba? Pagka naita natin si Tobi gamit yung Centaur, yung Brew, okay eh. Okay yung kanilang mga games. And, ayun, mga pa. Pinilayan siya kanina eh. Isa pa yun, no? Oh, ang daming heroes niya ang binandita sa side ng Bet Boom, no? Tatlo. Murahin mo nga ako kasi may pasok na naman ako mamayang gabi. Hindi po pwede, pero good luck sa pasok mo. At ito nga, si Tobi mag-aaga names. So, medyo mababawasan yung ano. Meron siyang status resistance. Yeah. Medyo kukunat. Mukha niya dito. Up. Direct. Kamaru. Thank you. So, okay. Yun na nga. Heart of Tars na. Yata. Close na eh. Medyo almost na heart na ito. At siguro yun na yung timing nila eh. Power hindi spike? Hindi kasi pwede umarap eh itong Slarda eh. Once na tumalon siya, patay agad siya. Ayun. So, si Naga pa rin talaga magiging frontliner niya dito. Kakailangan yun, no? Kailangan galingan ni Pure dyan mameki ng illusion, no? Ayun, yung mic, yung pag-micro. Totoo, kailangan talaga. Para kahit paano, makita niya yung SD. Oo. Yung swap naman, hindi naman siya ganun ka, ano na save eh. Yes. Pag ano, si SD na yung ginugo, mapalo up agad. Oo. Di tulad ng pag nilaso, sinapak yun, nang mahirap. Yung doon naabutin eh, no? Pero syempre mga idolo, kailangan din mag-ingat ng Tundra sa RP. Ayan yung isa sa mga ano din talaga yung magiging problema, lalo't kayang-kaya silang suwagin lang ni Mero. Pero wala pa rin namang mga BKBs to, so pwede lang siyang mag-song dyan para lang yung setup na itong RP eh dito rin tuloy, no? So, give up nila yung Roshan dito, wala silang planong mag-contest. Kayo? Painful lang sila. So, yun na nga Roshan kill. Nakuha ng Bet Boom. Ayun. Siyempre, atin sa atin yun ng Vortex. For your next PC upgrade, go Vortex. Mga pare. So, alam nyo na. Okay. Ito. Miero.
still holding Sabot. Tundra, sila yung egol, pero sila yung nakikita nating mas aktibo. Diba? Which is good. Mm-hmm. Oh, wait. Ayun ang initiate. Ayun ang initiate. Vision into assassinate. And then, lasso. Lasso. Okay, dude. Maganda. Mabilis naman eh. Mabilis naman transition eh. Sa creativity from Tundra. Ayan. Pwede. So, syempre, mga idolo, for Betboom, magiging aware sila ngayon sa trip dito ng Tundra. And sa kung nasan nga yung pwesto nila dyan. But wait. Pero, sila, marami silang pambisyon. Maganda rin yung, ano, yung racket neto ni Clockwork, no? Para sa fights, no? Yan nga eh. Pag may makita sila na, ano, good target, so pwede agad nilang gawin. Especially this SD. Yes. SD vengeful talaga. Wala, para mawalan ng save dito yung bet. Meron ba yung nakita? Nakita nga. Meron? Sakit niyan. Kaso with the skewer, hookshot in, 9 cast. Okay. Nagbigay lang naman ng flame break. Kaso Song of the Siren, inabot naman na dun si Meron na. Stun lang siya dito nito si Toby. And Toby finally finishing off someone. Or staff out, disrupt nandun. Kaso lang flame break binigay, nightfall. Hindi Apilian. Makatakbo. Apilian, medyo alanganin. Pero yun nga, good play para dito sa side ng Tundra, no? Off lane nakuha nila. Off lane yun. Dasong nga, no? Para yes. Sa RP, ayun nga. Si Magnus lang naman yung may BKB pa lang dito. So good yun. Buti nga, inabol siya ni Toby. Akala ko magbe-bail out na si Toby din eh. So good counter attack para dito. Kay Naga Siren. Ayan. Magandang ano, spell na to kontra dito sa RP. Sa RP. Ito! Lasso, Nightfall, gandang swap save, nabuhay pa. Kaso lang si Toronto Tokyo, sure alay talaga. So, with the Aghanims, he does have this vengeful spirit. Swapping ito nga si Pure, but dodging that magic missile though. Toronto Tokyo fall down. And yun nga pong Tundra, they have to bail out. Out na muna ata. Betboom, medyo pa isa-isa sila dito at ano eh, chinochoke na itong Tundra, no? Yung chance nila na ano lumaban ng kulang itong BKB, sinusulit nila. Ito, wala pang BKB to. Pwede yan. Pwede ka dyan, bossing! Ayun na nga! So yun, save! Not saving the day. Wala eh. Medyo malayo. Malayo, bossing. Ang position ni SD doon. At malayo rin ang position ni Miero. Hindi siya ideal na pwesto knowing na patay pa yung Venge. Kakabuhay pa lang nung DK nyo. Wala kayong vision, proper vision or idea kung nasan yung kalaban. Pero siguro, wild guess na, teka, ubus, wala nang song, wala nang kung ano. Diba? Pwede naman siguro kung lumabas dito. Hindi, ano rin naman ang ano niya, ramdam niya, safe spot naman. Ayun nga eh. Diba? May vision sila dun. Ayun, no? Sa jungle nila. So, di, sa ano yun? Sa Tundra yun? Ayun o, pula. Ah, okay. Sa Tundra yun eh. So, wala silang idea o. Bulag lang siya. Hindi, siguro kasi wala na nga yung song. So parang, ba't ako matatakot, diba? Eh kaso, wala siyang BKB. Ah, yun nga lang. Pineke siya ng Tundra. Parang naka-NBA ata siya ano dun? Si Puroy. Parang nakakuha siya NBA nun. So ito, Toby. Kinukuha mag-isa. So, ano yun ang mabuta sa kanya kaya? Ay, hindi. Kay 9 class. Matrahid yan. So, okay, sa Itrim, okay. Paano yung ano, Tundra, no? Palag din. Nakahit ng maayos na initiation, mabatay agad yung support. Makukulangan na itong heroes. Yes. Ng Bedroom. Parang lamang lang yung pagiging ano nila, single targeted. But wait, papalag. Yun nga lang mga par, hook shot in. Nasagasaan si Nightfall. Kaso lang, Toronto Tokyo, maagang nawala. Though then again, that's gonna be save. Dying! Though, Whitemon, maga na din nawala. Dagout para kay GPK. Assassinate binigay. Hamahabol pa dito kay DK. Shield through. Na power expire. Song! Inawitan. Hinele yung dalawang core. May Aegis naman si Weaver. Kaso gusto nga nila dito ngayon itong si DK. Miero pumuesta for that skewer. RP catching two cores aside ng Tundra. But look at Pure. He's dead and Pure damage ang natamo niya. Kaso kita mo naman si Kuya naman na Weaver. Meron pang Aegis. Biglang bumaliktad. Yun nga ang tropahan. And look at Tundra now in danger. Thompson dying. He's got no way out. Double kill for GPK. Beautiful play from Betboom. Medyo nasa mali yung song dun, no? Oo. Kasi ay BKB pa, may RP pa, and then may Aegis pa. Itong Weaver. At naka-shield rin na itong DK. So, ba't sila lalaban dun, di ba?
It's pwede siguro mag-disengage na lang. Panalo na sila din. Panalo. Okay na yun eh. Nag-ready sila eh. Nag-init pa yung kalaan ni Pure. Di na siya mamamatay. Pero nakita yung right hero eh. Yung totoo eh. Yung tunay. Mm-hmm. Ang tunay ay lumabas na. Ang tunay ay lumabas na. Sa akong song para setup sa bedroom. Hindi pwedeng gawin nilang setup yun offensively. Okay. Pang ano lang yun, pang kontra lang dito sa ating RP. Pang react talaga siya. Since wala pa naman BKB yung course dito, walang follow up eh. Mm-hmm. Matatarget pa nila yung ano, Magnus. Kasi yeah. Magbi-BKB yun once nag-RP siya. So pag sinong mo, ayun. Aabutin yun eh. Mm. Diba? So ito mga pare, for Pet Boom, kita naman natin na sila na talaga yung may hawak. At Tundra, wala ball silang talaga sila kaya sila yung umaabante kahit nasa mali. Oo, no. Nasa mali nga 'yan. Pero Weaver about to pick up his dagger. Ay, sorry, BKB. BKB 'yan. No, solid niyan, boss. Hindi niyo na mapatay. Hindi niyo na mapatay wag BKB. Siguro dito sa ano, pag naka-B-fly itong Naga rin, yeah. So, mahirapan pa rin itong Bet Boom, no. Okay pa rin naman 'yan eh. Mm. Match pa rin yung laban natin eh. Nasa ano na lang talaga 'yan sa fight. Paano sila mag-fight dito? So, going for Shivas nga, si Miero. Okay. Shivas card. Okay, okay. Goods naman din yan. Pero, uy, Okta rin na for Bat Rider. Ah, pakayaman din talaga ng Bat eh. Hindi natin may pagkaila eh. Oh! Honey. Honey. Wala siyang, ano, BKB, no? Oo nga. Mga bossing. Ito naman yung style na naman ni Dikat ni Benchful dyan yung bossing BKB niya. Oh, Iskadika Thompson, sabi dito ni Neil dyan. Yeah. Pero maganda nga rin lagi yung ginagawa ni Nero dito. Yung Tokyo, yung presence of mind niya sa pag-swap ng kampi niya. So, solid eh, on point eh. Pero uy, nagsuad ang Tundra. Again, sila na naman po ang tatapang regardless of the lead na meron dito yung bet loss. Talagang tapang lang. Kaso, 9 class, agang nawala. Toronto Tokyo, gusto ko i-punish. Yung damage naman dito na ito. Oop, si Sniper nagagamit. Teka. Hindi niya na-harpon. Hindi nga na-harpon, ano? Mm-hmm. Napa-skewer na lang. Pero ito nga. Medyo... Uy! Popsy. Thompson. Medyo mahirap ang pwesto. Because of grenades even himself. Pero napalook shot pa doon. Itong si Whitemon. At two supports. Oop! Okay. Ay, may binaril doon sa labas, ha? Binaril. May chepi-chepi lang si Thompson doon, ha? May bumulang tapos. Pero good thing naman. Merong agalim si itong benchball. So, nandiyan pa rin yung presensya niya, no? Ayan. Kahit ma-focus mo itong benchball. Anytime, pwede rin siya mang-swap in eh. Mismo. Di ba? Wala eh. Kumbaga, nothing to lose siya lalo't may second ano siya dito, second opportunity. Tsaka meron silang second na panligtas dito bukod sa swap. Itong swap. So, pwede siya maging, ano, pwede gawing offensive yung, ano, aggressive na swap. Yes, sir. Okay, mga pare. For Bet Boom, looking good sila, mga idolo. And as we can see, sa side naman ng Tundra, wala eh, andun pa rin sila sa recovery phase eh. Yung Naga, yes, maganda yung kanyang items. Kaso, pag na-focus down siya ng Bet Boom, parang baliwala yung mga final niya. Diba doon na babaliwala? Di siya makasong eh. Makakanta. Ito, Okta rin na rin dito si Bet Boom. So, kapa-abilis lang ng cooldown dito. Nang Manta plus Dragon niya, no? Hindi na nila problema yung lanes against dito sa Naga. Thank you, sa SD. Shadow Demon, disrupt lang. So, Weaver naman! Wala, lock na din siya dito. Ito siguro, waiting lang sa BP net. Pike. Pike? Okay, pwede na rin. So, Silver Edge naman dito kay Thompson for DK, no? Yeah. At positioning niya na rin since yung mga cores naman, minsan eh, limited na yung slots niyan. Hindi na nakapagdala ng detection. Totoo. So, Magnus. Shiva naman na siya. Yung mga support naman natin, nasa backlines lang, nasa nila yung detection. So, oo. Pwede mag-work itong Silver Age si Mr. Thompson. Pwede yan, mga boss. Again, mas matagal na yung duration yan. So, mga ano po, bagong ano lang, bagong buff lang din mo. But for Pure... Yeah, B-play na siya. So, next item na siguro dito. Ayawang ko, baka Hex. Pwedeng Hex at pa lang. Or Silver Age rin para ma-position siya. Hindi siya ma-BKB, anything. Yan. Pero farm muna siya dyan. Wala pa siyang pera. Pero soda. Roshan natin 44 seconds. Okay. Battle of Roshan na naman to. Since night time, matagal-tagal pa sa top sila. Magka-camp. Hindi malabo. Lalaban na sila dito ngayon. Pero Naga, approaching na din.
medyo malapit na yung mga tropa. Iniisip ko yung part na dapat yun. Hindi si SD talaga dapat makita. Kailangan para hindi yung disrupt-disrupt lang. Turuan ako po, nahuli agad si White mo. Napilitan sila, lumaban Toronto, Tokyo might die, pero masaya pa sa dyan. And yun na nga mga idolo, na-reset na yung buhay niya. Kaso lang, auto-buyback for Clockwork. Yun naman pong dragon, napakakunak ng muka. Pinagbababaril na lang dito nitong si Sniper Song binigay. Offensively, Miero. The setup na naman ba ito? Sinetup nila. Kaso nakapag-BKB, Lasso na andyan, sabay. Ginawang target practice ni Topson si Miero. Magnus will still fall down. That's two dead sa side ng Betboom. Walang pero four Betboom, yun nga, walang buyback si Magnus. Pwedeng mag-rush yung Tundra. What a play dito, no? Sa side ng Tundra. Solid yun, sobra. Isolated. Ito si Miero dun. Ninet niya pa itong si Weaver. Para ano, paano may hold ng onte. Yes. Tsaka solid nung ano, nung offensive song dun nitong Sinaga. Kahit pa paano, kasi hindi nakapag-rack yung Betboom dun sa pagkuha nila kay Mag. Tapos napakagandang stun rin by Toby Wan. Yun o. Ay, hindi pala si Toby Wan. Toby! Toby! Hindi si Toby yan. Hindi si Toby yan. Si Toby. Si Brewmaster yan. Ang ganda ng ginawa niya yun, hindi na si Toby yun. Hindi na si Toby yun. Solid. Almost 4 euros pa yun, na-stun niya. Oo, palag. Oo, nag-buyback nga lang dun si, ano, si yes. Clockwork. Napilitan eh, napilitan na din kasi talaga sila lumaban. Instead, instead na mag-back, ulay, endo na tayo eh, commit na. Diba? Ay, nang way abot to, commit mo, react mo. Hayop. Ganda niyan. Mm-hmm. Wala. Kukunin lang yan yung shadow dito. Medyo masakit-sakit na at mahirap na sila maipag-deal dito sa illusion ni Naga, no? Mm-hmm. Dahil nga may B-Fly. Na. Yan. Siyempre, mga pare, yung Aegis na yan. Tignan natin kung mapapakinabangan. Madami na ako nakitang ganyan, eh. Yung Aegis na, ano? Aegis disadvantage. Natatalo dahil may Aegis pa. Ayaw rin talaga mag-BKB ni Toby, no? May ano rin talaga, eh. May pinapatunayan, no? Paano? Kailangan mo pa rin ng BKB dyan. Nagpapakilala siya. Gusto niya mag-crash, no? So, ang disable lang naman dito, DK plus Benchful, tas yung RP. No? RP meron pa naman daw siya yung status resistance, pero tatabla ko pa rin ng skills. Oo. Oh. Eh, malay naman na, natin. Malay na yun sa choices niya. Oo. Oh. Eh, bahala ka na sa iyong buhay. No, Clockwork, spot. Uy. Okay. Muntik na siyang ma-deadback. Muntik nang ma-deadback yan. At talagang napalaban siya kanina, mga bossing. So, ito na nga. 39 minutes in. Tundra. Kumpleto sila dito ng resources. May Aegis, may Cheese. They need some kill. So, medyo masakit na rin dito si, ano? Si Boss Topson, no? Si Sir Topson. The number one son. Side na dito. Pero, Dispersor. For Naga. Okay, ay, Naga? Teka lang, Naga! What is you doing? What is that? He dead! Aegis collected! RP popped off! Hookshot will be a bit late. Bagang nawala si Ninecast, got outcast. Ito namang si Puroy. Napaawit song TP outcast. Masakit! Si Nightfall, mga idolo. Na-cancel yun kanyang TP and Pure. Paano na-cancel yun? Will be disrupted. There goes DK. Yung BKB yata ni DK, o Magic Missile. Siguro, pero... Direct pa ano tayo, Show Fight Recap, pwede pa click. Show Fight Recap. Yun, nasa baba ng oras. So walang buyback dito yung Naga. Anong ginagawa ni Proydon? Diba? Magic Missile, yun. Magic Missile nga ata ang nagamit mga pare. Hindi ko alam ha, pero nakapag-show BK Vista ng DK, pero parang hindi eh. BK Vista ng DK. Nag-expire na lang yung BKB. Okay. Mm-hmm. Pati so, si Weaver. Advantage nga na nangyari dito. Yeah. Tumangas din kasi yung Pesley Freud. Doon kala mo may BKB siya eh. Nakakaladkad tuloy siya. Napilitan lumaban yung Tundra. Si Ninecast nga tumalon saktong-sakto sa RP. Nag-force stop in siya doon sa ano, sa harap ni Magnus. Yeah. Nasama siya. Oo. Aegis disadvantage nga. Nagpakilala mga idolo. Mm-hmm. Diba? Hindi nabati yun. Napredict yun mga boss. Kilala ko na yan eh. Pag ganyan-ganyan. Kaso, si Miero, kinaladkad.
nadali. Yun nga lang, may swap save. White Mon's Cogs won't be helping and he's dead. That's gonna be White Mon deleted by Toronto Tokyo. Mabubuhay na si Naga, pero bangas na yung base nila eh. Bangas na nga. Bangas na, boss. Diba? Kalungkutan para dito kay Pure, ah. Medyo maangas yung pwesto dito dahil nga may Aegis siya, no? Teka lang. Di ko din mawari. Ang akala ko talaga, ready sila lumaban dun eh. Okay, may maganda ng vision dun ng bedroom. Sa Khalifa, no? Oo, pwede pa rin nilang ikaw yung Naga kahit na may Aegis. And then second life niya, may Aegis lang naman sila. Oh, teka, pipilit dito yung Tundra. May RP pa, though. So, Toby? Toby! May kiras na dito si AC, Kobe, AC. Ah. Si Kobe na lang. Ano na, Toby? Kobe na lang. Kobe na lang. Ay, ay, ay. Yung ano, yung chichirya? Chichirya, Kobe. Kulay blue. Yung kulay blue. So, yun, BKB last item dito ni, ano, Puroy. Oo. Pero, tingnan natin, ah. Alam naman natin sa Dota, may Milagro, pero to Tokyo, running towards them, level 18, oop, hindi naman masaswap. Hindi na pwede. Bawal na mabawasan. Kasi kailangan talaga kompleto ang Tundra. Diba? Para ma-appreciate natin yung kanilang ang lineup mismo. And ilang beses natin sila nakikita na pipitasan eh. Tanggalin mo na Valve yung Roshan, marami na ang nasira sa buhay na Roshan. Totoo. Ay. Totoo. Pero tingnan natin kung mamimegas or masisecure na ng Betboom yung game na. Akala ata ni Pure kakampi niya pa yung Betboom. Ayun nga, no. Kaya tumabi sa feeling niya, no. Tumabi sa feeling niya. Ni GPK. Ni GPK. Okay, Magnus. Kita naman natin, ready yung ulti niya. Ma-outclass ni Nightclass to eh. Nilagang asin na naman ang ulam bukas. Ayun na naman. Nilaga pa yung asin. Ang sarap nun. Ano yan, dagat? Nilaga asin ang alat niyan, tol. Maalat ang dagat, mga idolo. Pero eto nga po ngayong Tundra. Mas maalat pa sa dagat dahil dun sa Aegis disadvantage na yun. So, Naga, meron naman buyback dito. Pwede siya mag-dito. Sheesh. Four staff play. Grabe naman si 9 class. The 9 is the class. Sa Toby. Urado. Dito ngayon si Toronto Tokyo. The Toby. The save by Pure. Okay. Gusto nila dito ngayon si save. No save for you, my friend. Grabe naman yun. Isolation. Pinas lang sa harap nung Betboom, mga idolo. The ISO place. Dagger in once again by Toby. Trying to catch Miero. BKB na gamit. Link in and on. RP only for Toby. Makakatakas daw siya. Aso lang. Yun nga si Toronto Tokyo. Tanggal na yung kanyang ilusyon. Kaso si Toby nawala. Dalawang support lang naging kapalit. Sabay dagger out lang dito nitong Betboom. And yung Tundra mag-aabol pa ba? Wala nang maaabutan dito. Okay na. Sabi dito ng Tundra. Teka. Pero amin ito, eh. Ang trade dito si Toby, ang namatay, no? Pinostop out siya dun sa ano niya, eh. Sa ilog niya. Sa ilog. Yung labot, niya. Eh. Pero ano, ha? A beautiful play. Para dito sa ano? Sa song, no? In-isolate yung SD sa song. Oo, ganda, ganda. Focus nila. Pagalawin mo na balikat mo. Ano meron? Bakit ba? So, refresher orb for Magnus para kahit naman pa nung mag-RP siya dito, meron pang part 2. Yes, so, yes. Part 2, yes. Even with the BKBs. So, Roshan. Two support for Toby. Ideal siya para sa Tundra kahit papano kasi may ilang lumaban yung Betboom nang wala yung dalawang supports eh. Diba? So, outnumbered pa rin sila dito ng Tundra. Kaya, in a way, okay siya. May sense. Diba? Kung malaban pa pala Tundra, baka magkakarni pa nilagang asin ko. Ayun. Yun si Toby, ayaw tayo mag-BKB. Napakatilok mo. Ala eh. Gusto niya yan eh. Junior Cube, may sabaw na kayo. Thanks me later. Ayun si Kobe. Kobe? Nag-comment oh, Kobe, walang ganap na aga. Walang ganap na aga. Meron naman siyang ginagawa dito, bossing. Oh, boss, the ISO, please. Ito nga lang kanina, medyo choke.
ang ginawa niya dahil dito sa Aegis. Nasayang, naubos pa sila. The Agent Pure. Si Agent P gumana eh. Pero syempre, mga tropa, yood nga pong Betboom, hindi na nila paalalagpasin tong moment na to. Kanila na to eh. Pero ay, magkakakitaan natin dalaan to. Wala pa, I mean, Roshan, palabas pa lang. Two support for Teobi, pero yung casters na i-set up by Tundra, ewan ko sa'yo. Na-set up naman talaga. Set up talaga yun eh. Ano ka ba? Anak ka ng toko eh. Lalaban ba yung Betboom ng ganyan? Hindi niya naman gets kasi yung nangyari. So, okay lang yan. Okay lang yan, boss. Pro machos. Ignorance sa bliss. Pero eh. Oh, kumakasa ng RP. Kaso si Miero, napakalagkad pala yung aso si Puroy! Si Puroy, napuruhan na! And look at Thompson, naswap pa! May buyback para kay Naga. Sabay out muna yung Betboom kasi makakatipi lang siya. Kaso si Toby, ginawang Kobe, ginawang Chichiria. Ninat-ngat dito ng Betboom. Sabay, yun nga, buyback talaga. Okay. Pero RP, binigay na naman, dead back ka dyan, Chong! And that's gonna be Betboom doing some great thing. And I guess, tuloy-tuloy na to, Thompson. Nang raratrat sa likuran. Okay. Thompson, teka, he is the carry. Sabi niya, Toronto, Tokyo, nabiglang nawala. Yun nga lang, double kill. Kaso, DK na pa buyback din. Skewer nandun. Kaso, 9 class nawala na naman. May buyback for Clockwork. Nagtatago dito. Ngayon si Thompson, dagin. Gusto nila si Nightfall. But the save! The save right there was way too good. Hookshot will be up in the open. And yun nga lang, mga idolo. Thompson is doing everything for the team. Harap ang pinapas lang. Walang magawa, pero may buyback pa siya. Si Toby naman, tamang si Bat. Tatakas lang. Betboom, manlalaban. Maabutan pa ba si Ninecast? Good magic missile connecting for these two supports. Ipit sila dyan. Banding kayong dalawa. Takbo! 2v5. Thompson and Toby against the world. Kaya nga ba? Diba? Wala rin BKB dito si Thompson, no? Ayan yung mga ano, Mission Impossible na yan para sa Tundra. Nasa alanganin niya dito. Ah, tatapos na, no? Tatapos ang dami, na. Ang hirap din kasi talaga, ang daming pang save na itong Betboom. Ayun na nga. No? Pagpasok ni Toby, ganyan, dagger crush. Kaso yun lang, disrupt agad. Sinisave lang, auto-disrupt, bawal mamatay sa pamilyang ito. And Toby, just like that, he's a goner. Thompson, sinubukan niya naman lahat. Kaso, Thompson. Wala talaga. Gusto niya sana i-1v5 eh. Medyo kulang na lang siya sa damage eh. Oo. Oh. Si Naga doon ha, medyo wala siyang natulong dun sa fight na yun. So, niya, kalungkutan para din sa Tundra. Nagka-score na. Dalawang beses siyang namatay ano? Talagang... Nagka-score na itong Betboom natin. Oo, oh, mga pare. And again, si Betboom. Puroy at saka si Toby. Medyo Tumobi, si Puroy. Puroy, ayun pa nga, ang tamang term doon. Ay, ang daming magsasardinas. Sardinas? Yung mga sasangla natin dyan, guys. Pwede na. Ianda na natin yan, hindi tayo papayag. May game 2 pa. May game 2 pa, mga boss. And, teka, 12:41 a.m. Medyo, shoot na yan. Oh, shoot na yan. Tulog na si mama. Shoot na sa pampuslita na yan, mga idol. Awit sa'yo po, Roy, sabi ni Jeff. Okay, mga idol, nakita naman natin. Yun nga pong naging bakbakan. Eh, sino ba yung ating match MVP? Direct po silip GPK naman tayo. Man? Ah, si Weaver. Okay. 13-1-19, di ba? Palos na palos sa kanyang Weaver. And siya yung ating player of the game. Mga pare, eh, game on pa lang inatunghen natin. Oo, yun nga, mong... Talo tayo ba? Pure was not right. Pure was not right. Game 2. Habol tayo. Tingnan natin kung makakabawi kami ni Sir Roa. Okay. Talo eh. Sniper ni Tops. Talo na naman. Talo na naman. So, nabibigyan na. Nabibigyan na naman. Kasi talaga yung may DK. Ah, Magnus. May benchful na may swap. So, i-third pick mo ba naman eh? I-third pick mo yung sniper talagang makokontra. Expected naman na yun ng Tundra. But then again, di lang talaga gumana. Si Puroy doon, ano? Walang ka 1-2 punch. Sa opening kasi ng Betboom, may DK agad. Parang hirap na agad mag-sniper eh. Totoo. Pero pinick pa rin nila, di ba? Pinick pa rin. Oo, gusto nila yun eh. So anyways, sakto yung naga sa'yo, Puroy. Shoot eh. Oh, game 2. Over-under. Over na yan.
Over na? Oo, over din yung kanina, di ba? Sige, over tayo. Over na yan. 3-each lang. So, habol na din kayo mga pare ko. Meron tayong mas pinataas na welcome bonus na up to 7,800 pag ginamit niyo yung promo code na Kuya Nick. All capital letters para sa mga bagong magkagawa ng account sa 1xBet. PM na po sa Kuya Nick's page para masagot yung inyong mga katanungan. And that's just the game number one. Magbabalik kami ni Boss Owa para sa game two. And sabay-sabay nating alamin ano ba magiging resulta. Yes. Bye-bye. Nanalo ako sa sports at esports betting. So, 1xBet, oh naman, meron lahat. Meron lahat.